Magandang buhay! Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip na teksto. Handa na ba kayo? Tayo nang magsimula! Sa araling ito ay mapapalawak ang kasanayan mo sa pagtukoy ng pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip na teksto. Simulan natin sa pamamagitan ng pagtingin sa dalawang larawan na mayroon tayo at pagmasdan mo ang sumusunod na mga larawan. Tukuyin ang mga larawan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga ginulong letra upang mabuo ang mga salita. Pansinin natin ang unang larawan. Ano ang iyong nakikita? Tama, may nakikita tayong araw at may nakikita tayong ulap na tila umiihip. At pansinin mo kung anong mayroon sa araw at sa ulap. Tama, mayroon silang mga mata, mayroong bibig, at mayroong ilong. Makatotohanan kaya ito? Nakikita mo bang ulap na may mukha at tila umiihip ng hangin? Tingnan naman natin ang isa pang larawan. Ano ang iyong nakikita? Tama, may nakikita tayong mga paru-paro na umaaligid sa mga bulaklak. Nakakita ka na ba ng paru-paro na tila umaaligid o umiikot-ikot o nakatapo sa isang bulaklak? Tama, napakagandang tingnan kung iyong namasdan ang ganitong uri ng larawan o maski ganitong uri ng eksena sa totoong buhay. Makatotohanan ba ito? Wasto muli ang iyong sagot. Ngayon, alam na natin na ang unang larawan ay hindi makatotohanan at ang ikalawang larawan naman ay makatotohanan. Ngayon, subukan mo namang ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo natin ang dalawang salita. Nakuha mo na ba? Tumpak ang iyong sagot. Ang unang salita ay fiction at ang ikalawang salita naman ay di-fiction. Dahil sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagkakaiba ng fiction sa di-fiction o mga pagkakaiba ng mga tekstong kathang isip at hindi kathang isip. Simulan natin sa pagtalakay sa fiction. Ang kwento ay may dalawang uri. Ang mga alamat, fairy tales, mga pabula, nobela at mga tula ay nabibilang sa kwentong fiction. Ito ay kathang isip o sariling imbento ng manunulat. Isinusulat ito upang magbigay aliw sa mga bumabasa. Diba pag sinabi nating alamat, ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Naalala mo ba yung alamat ng pinya na kung saan yung isang bata ay dahil sa tamad niyang maghanap ng mga bagay-bagay, hiniling ng nanay na sana siya ay magkaroon ng maraming mata. At kinabukasan, nakita na lamang ng nanay ang isang dilang prutas na maraming mata. Ito ba ay makatotohanan? O ito ay mula sa malikot na guni-guni o imbensyon ng isang manunulat? Ito ay halimbawa ng mga akdang fiksyon. Mga fairy tales na ating kinahihiligan noong tayo ay bata pa. Mga pabula na kung saan ang mga hayop, ang mga bida na sila ay nagsasalita at tila ba may ugaling tao. O mga bagay, lamesa na nagsasalita, aklat na nagsasalita, lapis na nagsasalita. Ito ay mga kwentong kathang imahinasyon ng isang manunulat at gayon ito magbigay ng aliw sa mga mambabasa o gayon din magbigay ng aral na kapupulutan naman ang o alayunin nilang magbigay ng aral na kapupulot na mapupulot ng mga
mambabasa. Diba ginagawa nila itong paraan upang turuan higit lalo ang mga bata ng mabubuting asal. Tatandaan natin, pag sinabi nating piksyon, ito ay tathang isip lamang. At pag sinabi naman nating depiksyon, kung ang piksyon ay nakabatay sa imahinasyon ng mga manunulat, ang depiksyon naman ay nakabatay sa katotohanan. Ang kwentong pangkasaysayan, talambuhay, sariling karanasan at kwento tungkol sa pagtatagumpay ng mga kilalang tao sa lipunan ay nabibilang sa kwentong depiksyon o di tathang isip. Sa madaling salita, ito ay hango sa katotohanan o ito ay hango sa mga totoong pangyayari na totoong nangyari talaga no, sa ating paligid. Katulad na lamang yung mga kwento ng ating bayani, no? Mga talambuhay ng ating mga pangulo, no? Yung mga buhay o kwento ng mga tao na kapupulutan natin ng aral, no? O magiging inspirasyon sila sa atin. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon sa nagbabasa. Ang mahalagang salita sa pamagat ay sinisimulan sa malaking titik. Ang mga binabasa natin na nagbibigay sa atin ng mga impormasyon, no? Mga biography, mga talambuhay, autobiography, ano pa, may mga tula rin naman tayo na hango sa totoong buhay. So, masasabi natin ito ay depiksyon kung ito ay nakabatay sa mga totoong pangyayari. Yung mga aklat tungkol sa kasaysayan, no? Ito ay depiksyon dahil ito ay nakabatay sa katotohanan at nagbibigay sa atin ng impormasyon. Ngayon, subukan mo namang gawin ang ating mga gawain. Para sa gawain bilang isa, isulat sa patlang kung ang mga sumusunod na pamagat ng kwento ay piksyon o kathang isip o di piksyon o di kathang isip. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. At para naman sa gawain bilang dalawa, lagyan ng check ang sumusunod na pamagat ng kwento kung fiction at X naman kung di fiction. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Bibigyan kita ng ilang sandali upang iyong masagutan ang ating mga gawain. Fiksyon o kathang isip at depiksyon o di kathang isip.
halimbawa na nasa katangisip ay ang alamat ng pinya. Samantalang sa depiction o di katangisip, yamang tubig sa bansa. Ano-ano nga ba ang mga pamagat na dapat ay nasa piksyon o pathang isip? Ang unggoy at ang buwaya. Ang mahiwagang lampara. At para naman sa depiksyon o di katang isip, dito ay kabilang ang batas militar sa Pilipinas, Revolusyon sa EDSA, at Melchora Aquino, ina ng Katipunan. At tayo naman ay tumungo sa kasunod na gawain. Dito, ang sumusunod na mga talata ay hinango sa iba't ibang seleksyon. Suriin kung ito ay fiksyon o di fiksyon. Una, ang globo ay nahahati sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang mapa ay walang mga bahagi tulad ng nakikita sa globo. Ang ordinaryong mapa ay nagpapakita ng isang bahagi lamang ng daigdig, samantalang ang globo ay nagpapakita ng lahat ng bansa ng daigdig. Ito ay depiction. Bilang dalawa, isang umaga, tumawag ng pulong ang pinuno ng mga hayop na si Kapitan Leon. Magtatagpo-tagpo ang mga hayop gubat, mga ibon at maging mga hayop sa kapatagan at sapa na nasa may bundok. May mahalaga silang pagpupunong. Ito ay fiksyon. Bilang tatlo, sa kahahanap ng pagkain na hulog, nahulog ang lobo, uri ng hayop na nabibilang sa angkan ng mababangis na aso sa balong walang tubig. Nakita niya ang kambing na nakatingin sa kanya. "Anong ginagawa mo dyan, kaibigang lobo?" tanong ng kambing. Sagot ng lobo, "Hindi mo ba alam na nagagalit si tigre at ako ay nagtatago dito?" Lumundag sa balon si kambing dahil sa takot. Biglang sumampa sa likod ng kambing ang lobo at nakalabas siya sa balon. Ito ay fiksyon. Bilang apat, ang pagtatanim ng punong kahoy ay makatutulong sa lumalaking suliranin sa tubig sa Kalakhang, Maynila. Sinabi ng DNR o Department of Environment and Natural Resources na ito ang sagot sa matagal ng suliranin nito. Ito ay depiction. At para sa bilang lima, si Pangulong Ramon Magsaysay ang pangatlong pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Bilang pangulo, siya ay ilang ulit nang pinarangalan sa ibang bansa dahil sa mga nagawa niya sa ating bansa. Tinagurian siyang idolo ng karaniwang tao dahil sa kanyang katapatan at pagmamalasakit sa kapakanan ng mahihirap. Ito ay depiction. Mahusay! At para naman sa ating pagtataya, tukuyin ko ang mga sumusunod na mga kwento ay kathang isip o di kathang isip. Handa ka na ba? Tingnan nga natin. Bilang isa, ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Tama, ito ay di kathang isip. Bilang dalawa, bakit yumuyuko ang kawayan? Ano sa tingin mo? Tama, ito ay di kathang isip dahil may mga nagpapaliwanag kung bakit yumuyuko ang kawayan. May paliwanag itong siyentipiko. Bilang tatlo, ang pagong at ang matsing. Ito ay kathang isip. Bilang apat, ang ibong mandaragit. Ito ay kathang isip. At bilang lima, makabagong balarilang Pilipino. Ito ay di kathang isip. Napakahusay mo, nasagot mo ng tama ang lahat ng ating gawain sa araling ito.